dito pa lang si Nanay at Tatay. Everyday nagde-date. Hi guys! Isang mapagpala at mapagpalayang araw po sa ating lahat. For today's vlog po ay pupunta po ako ng tabing dagat. Makakasama ko si Nanay at si Tatay. Yan. Ito pala ay banding naming tatlo. Yay! Nasolo ko si Nanay at Tatay ngayon. Kami po lang ay maglalakad-lakad sa tabing dagat. Tara, samahan niyo po kami. So, andito na po kami ngayon sa tabing dagat. May dala pala si Tatay na pandesalat kape. 5:30 pa lang po ng umaga. Pero kita nyo naman po, maliwanag na. Napakaganda ngayon ng dagat, Tatay, at landtap. Kayo po, Tatay, ay naglalakad-lakad po dito every morning, hani po? Hanggang doon sa Sabang pala, sa may Sabangan area. Yan dalawa po ni Nanay at Tatay. Ito po ang kanilang bonding every morning. Every morning ba yung Nanay o every weekend laang? Tuwing umaga. Tuwing umaga, hani po? Tuwing umaga po, si Nanay at Tatay nagdi-date dito sa tabing dagat. So ngayon, meron silang kasamang third wheel. Ako. Ayun, nilagyan pa kami ni Tatay ng upuan. Si Nanay may mga dala pong ekstrang campaign materials at yun ang aming inuupuan. Yan. Sige po, maglalakad-lakad na po si Tatay. Si Nanay naman ay sasamahan ko dito. Apo. Napakaganda ng dagat talaga. Kanina pa ako na-amaze. Dahil po ang dagat ngayon ay lantap na lantap. Samahan ko muna si Nanay. Hindi po sumasama si Nanay paglalakad kay Tatay dahil si Tatay, nagja-jogging na si Tatay. Yun. Malayo yung kanyang pagja-jogging yan hanggang doon sa may dulo, sa may Sabangan, kung saan nagtatagpo ang dagat at ilog. Dito lang si Nanay usually. Sa tapat. Maglalakad-lakad lang dito. At opo, ay sa dulo yun, Nanay, yung sa Sipsi, nung tayo po ay nung nag-swimming ang Team Hitikay, doon naman sa kabilang dulo. Ang ganda ngayon ng dagat po, bukod sa napakalantap ay malinis ngayon, na wala yung mga siit-siit. Nakaka-tempt namang maligo. Ang reason ko po talaga kung bakit po ako pupunta dito sa dagat ay nagkaroon po ako ng mga insect bites. Ayan, nagka-insect bites po ako. May mga kati-kati po ako. So, may natural healing properties ang dagat. Kaya, itutubog ko yung aking paa. Para gumaling. Para gumaling. Ayan po, ang dami kong kagat. Hindi ko alam kung anong insektong kumagat sa akin. Iba ang taglay na ganda ng dagat ngayong araw na ito. Kalma. Malalim na pala dito. Basa na yung aking shorts. Nagigising ko lang talaga guys nung biglang dumaan si Nanay at Tatay. Pero kagabi may usapan na kami. Kasi kagabi po, ay doon ako nag-dinner sa bahay. Tapos sabi nga ni Tatay na everyday silang pumupunta dito. Sila ni Nanay. Bonding nila. At exercise na rin. So sabi ko, sasama ako. Makiki-third wheel. So may usapan na kami na 5:30 dadaanan niya ako ni Tatay. Ayun na. Wala pang 5:30. Kumakatok na si Tatay sa bahay. Buti na lang maaga din po ako nag-dinner. Kaya hindi pa ako nakapagsukla. Bangon agad. Kami po ay mauna na magkape. Ang dami kong insect bites. Pero siguro ay pag everyday din akong, hindi ko pala kaya ng everyday. Kapag regular din yung aking pagpunta sa tabing dagat para
ibabad ko to sa salt water at the same time ay yung ginagamit naman po akong lotion. Sana matanggal siya. Kapit po tayo. May baon din po kaming malunggay pandesal. Pandesal pa nanay. Meron ka pa po. Mm-hmm. Halos solo din po namin ngayon dito. Wala masyadong mga ibang tao. Perfect timing. Pero Sabado po ngayon, as of recording time, it's a weekend. So, nakauti po ngayon ng tao. Talaga namang hindi nakakasawang pagmasdan ang natural na ganda ng general na car. Sarap yung ganito lang. Naririnig mo yung paghampas ng alon sa dalampasigan. Tapos yung banayad na sikat ng araw nararamdaman mo sa iyong mukha. Tapos yung sariwang hangin. Soft breeze from the sea. Talagang mapapasambit ka ng thank you Lord. Tapos ganito kagandang tanawin. Ibababad ko po uli itong aking paa sa dagat. Parang mamaya gusto kong maglangoy. Ayan na yata si tatay. Opo. Si tatay. Ang bilis si tatay, galing pa yun na sa bangan. Malayo po yun. Jajaging siya. So, maganda naman talaga yun sa katawan, especially sa mga nagkakaedad na. Gusto ko sanang sabayan si tatay pagjajagi pero walang kasama si nanay dito. Isa po sa maipagmamalaki namin dito sa general na car. Ito, meron kaming beach that we can enjoy anytime for free. At isa sa mga ginagawang pamamaraan ng lokal na kaLEYAan para masiguro na mapanatili ito at ma-enjoy ito ng mga taga-laman. Meron tayong ordinansa. Meron tayong ginawa dyan, tourism road. Na yung tourism road na yon ay bawal tayuan ng mga establishments. This is to make sure na meron pa rin katulad nito na may enjoy ng mga residente at ang mga lilitimong taga-nakar itong dagat na hindi nila kailangang mag-check-in o dumaan sa isang resort or hotel. Kasi yun yung nakikita na medyo nakakalungkot sa ibang lugar. Halimbawa, taga Boracay ka mismo pero hindi mo ma-enjoy yung Boracay, yung dagat sa Boracay dahil kailangan mo munang mag check-in, dumaan sa resort dahil talagang ano na, puro private properties na. So, ang ginawa po ng local government dito, meron tayong local tourism road na yun, hindi siya pwedeng pagtayuan ng mga establishment. So, kahit meron dyang mga resort, meron pa rin dyan daan na pwedeng lusutan ng publiko para makapunta sila dito at ma-enjoy nila ang dagat for free. Dahil ang dagat ay ibinigay sa atin ng Diyos ng libre. Diba? So, yan. Aba, umano po ulit si tatay?
Ah, may isda. Si tatay po ay nandito na at lumapit na. Ay, nakita ko ito, matakbo na naman. Dahil meron daw palang isda doon. Bibili si tatay ng isda. Dito rin sa tabing dagat, syempre, expect mo na makakabili ka ng mga fresh catch, kumbaga, yung kahuhuli lang na isda. Direct from the fisherman, mas mura yun. Tabihan natin si nanay. Yan, sarap. Sarap magpainit. Pero maganda po yung init ngayon, nanay, at hindi masakit sa balat. Hani po. Ngayon siguro yung baka mag-aala 7 na po. Pero yung sikat ng araw, dahil medyo meron ding ulap. Alas 6 lang pala. Ah, alas 6 pala. Ang... Kasi nga pala, 5:30 po tayo pumunta dito. Oh. 6 a.m. So, ito po talaga yung healthy pa yung sikat ng araw. Dahil pag medyo late na po dumating, sobrang masakit na sa balat at hindi na siya healthy. Kaya meron din po ako nakita kanina, may mga nagpapainit na babies dito, nanay, honey. Yung mga bata ay pinapaarawan. Ito pa lang si nanay at tatay, everyday nagdi-date. ginigising ka po ni tatay pag umaga para kayo po ay pero hindi ka po naman nasama pag lalakad, talaga ikaw po ay nandito lang sa gilid. Oho. Iniintay mo po si tatay. Pwede naman dito po. Pag ikaw pinaglakad-lakad dito, nung dito lang sa tabi. Ano na din, exercise na din. Si nanay po kasi ay may hapo. Kaya hindi rin po siya makasabay kay tatay na pag-jogging ng malayo. At kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon na si nanay ay katatapos lang mag-check up ng isang araw. At meron siya mga tinitake ngayon na gamot. And we're praying na mas maging okay na sa susunod. Banding tayo, nanay. Banding. Sana yung mabili ni tatay ng isda ay yung hindi bawal kay nanay. Medyo marami na pong bawal kay nanay. Kaya sabi ko nga po sa mga kapatid ko, ay isip kami ng mga menu na pwede kay nanay para hindi siya magsawa sa makakainin niya. Yun, may dumadaan po. Taho. Taho po yan. Kaya like kami na may makeupin na. Good morning po. May makeupin na. Baon, guys. Ako. Medyo to, init na. Tatay! Nakabili po kayong isda? Ah, ano pong isda yun, Ian? Sige, parang tuyo. Ah. Yung tuyo, pipirito. Itong tuyo. Magkano po ang gana ito? Binayin ko lang 50. Ah. Gana yun po pag direct sa manging isda. 50 daw. Kape na po, tatay. Parang si tatay ay lulugbot din. Kaya masigla din po ang katawan ni tatay. Ayan, lagi po siyang may exercise. Meron tayo nakita, guys, na plastic. Pupulutin ko po. Siya lang nakita ko dito, nag-iisang plastic. Pulutin natin at itatapon natin sa tamang tapunan. Merong nag-iwan dito. Ayan. Itatapon natin sa tamang tapunan para hindi makasira ng ating kalikasan. Ito ka muna. Lilinisan po ninyo. Pang ano po? Ah, opo. Yung mga isda nilalagyan. Nakakuha po sila ng tubig alat. Yung palang ginagawa nila para manatili ding fresh yung mga nahuling isda ng ating mga isda. Malapit po sa yung tambong. Marami daw po yung tambong na isda.
Malalim na pala dito. Dito nga yung maho. Ay, ayan o. May tambong maho. Ayan o. Guys, hindi lang makita dito sa aking camera. May tambong ninihan eh. Si Althea. Hi. Hello. Hi. Hello. Hello. Hi. Hello. Ako, mamoy ako ng aso ko pag-uwi. Hello, what's your name? Huh? You're so cute. What's your name? What's your name, huh? Hi, Ollie. Say hi. Hi ka muna sa vlog ko. Hi, my name is Ollie. Pauwi na po kami. Good morning. Meron po kami mga nakikita kakilala. Sila ngayon pala ang magdadagat, kami pauwi na. Mainit na ang kanilang pagdadagat. At kami po ngayon ay pauwi na. Yan. Enjoy naman sa simpleng bonding sa dagat, sa tabing dagat. So muli po maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, hindi lang sa aking channel, kundi sa buong community. That's it for today's vlog. I hope you enjoyed watching. Lagi po natin tandaan, patuloy tayong magmahal, patuloy tayong maging masaya. Dahil may kaLEYAan. Thank you for watching and God bless. Bye-bye! Napadaan kami sa area ni Nakati lang. Wala ka makapag-hi.